Hi mga idols, ako si Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lamang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist dito sa Pilipinas. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, dahil holiday pa rin naman, ay pag-usapan natin yung mga iba't ibang holiday eye hazards at yung mga tips paano maiiwasan ang mga aksidenteng ito. Tara, let's discuss! Marami sa atin ang mahilig uminom ng champagne, lalo na kung may mga okasyon tulad ng holiday na ito. At alam natin na hindi biro, hindi basta-basta ang pagbukas nito. At pag binuksan mo ito, ay pwede itong tumalsik. And worse, ay pwedeng tumama sa mga mata natin na pwedeng mag-lead sa iba't ibang mga malalang sakit sa mata tulad ng cataract, glaucoma, retinal detachment, pagkagasgas ng cornea, pagdurugo sa loob ng mata, at marami pang iba. Ito ay nangyayari talaga sa toong buhay. Kaya dapat ay panatilihin nating ligtas at may proteksyon ang ating mga mata. Kaya siguraduhin na bago ito buksan ay palamigin muna ang champagne. Ilagay ito sa ref o kaya sa bucket na may yelo dahil ang bubbles or gas sa loob ng champagne ay nag-e-expand kapag mainit. Kaya dapat panatilihin itong malamig. Huwag mo rin itong isi-shake. Dahil pag shinake mo ang champagne, ay tumataas ang pressure sa loob ng bote at pwedeng mag-cause ng pagtalsik ng cork nito. Alam mo na yan. Pag binuksan mo naman ito, ay huwag mo itong itututok kahit kanino. Isipin mo na ang bote ng champagne ay pwedeng pumutok anytime. Kaya huwag mo itong itututok sa kahit anong direksyon na may tao. Pag ito naman ay binuksan mo, ay lagyan ng tuwalya ang cork at hawakan ito habang unti-unting tinitwist ang katawan ng bote hanggang sa yung pressure sa loob ng bote ang tumulak ng dahan-dahan palabas sa cork. At panatilihing naka-press down ang cork para maiwasan ang pagtalsik nito. Pag isasali naman ito, ay you should handle the bottle and the glass with care dahil alam natin na fragile ito at pwedeng mabasag anytime at kailangan ingatan ang mga sarili natin lalo na kung magto-toast dahil pwedeng tumalsik ang bubog sa mga mata natin. At pag nangyari namang natamaan ng bubog ang loob ng mata, ay siguraduhin dumiretso na sa inyong ophthalmologist. Punta naman tayo sa mga Christmas tree. Marami sa atin ang merong Christmas tree sa loob ng bahay na maraming palamuti. Yung mga branches ng Christmas tree at yung mga palamuti nito ay pwedeng tumama sa ating mga mata. Lalo na sa mga bata kung nagtatakbuhan sila or sa mga nagse-setup nito. Yung iba pa nga ay may mga glitters na pwedeng mapunta sa ating mga mata. Kaya siguraduhin na mag-ingat at iwasang matamaan ang mga palamuting ito pati na yung mga glitters na mapunta sa loob ng ating mga mata. At pag napunta naman sa loob ng mata ang mga palamuti tulad ng glitters, ay siguraduhin na huwag itong kukusutin dahil pwedeng itong mag-cause ng pagkagasgas ng cornea. Gumamit ng malinis na tubig, yung running water, or yung kahit yung distilled water, ibuhos nyo sa mata ninyo para matanggal ang mga glitter sa loob ng mata. Mag-ingat din sa paggamit ng mga glues, gunting, at cutter na pwedeng makatusok sa mata. Iwasan din matamaan ng mga branches ng Christmas tree ang inyong mga mata, lalo na kung mayroon kayong aabutin or may ilalagay na palamuti sa taas ng Christmas tree dahil pwedeng matusok ang mata ninyo nang hindi sinasadya. Bukod kasi sa pagkagasgas ng cornea, ay pwede itong mag-cause ng mga mas malalang sakit tulad ng pagkahiwa ng eyeball, retinal detachment, glaucoma, at iba pa. Kapag meron namang natusok na branch sa mata ninyo at naiwan ito doon, ay huwag nyong itry na hilahin or tanggalin ito dahil pwede itong mag-cause ng mas malalang problema sa mata. Instead, ay takpan ito ng paper cup para maproteksyonan at hindi ito magalaw at tumakbo na kayo kagad sa pinakamalapit na emergency room. Punta naman tayo sa mga gawain sa kusina tulad ng pagluluto at paghahanda. Marami kasing pwedeng mangyari sa kusina na pwedeng tumama rin sa ating mga mata. Kunwari, nagbe-bake kayo at gumagamit ng harina, ay siguraduhin na iwasan na mapunta ito sa inyong mga mata. Kapag ito ay napunta sa loob ng mata, ay i-flush din ito ng malinis na tubig. Mag-ingat din sa mga ginagamit nyo sa kusina tulad ng kutsi,
kutsilyo, tinidor at iba't iba pang mga matutulis na bagay na ginagamit nyo pagluto at iwasang matusok nito. Pati nga yung talsik ng mantika ay kailangan iwasan nyo. Hindi lang pag holidays pero pang araw-araw na pagluto nyo ay kailangan nyo iwasan nito dahil pwede itong mag-cause ng pagkagasgas ng kornya at pagkapaso nito. At para naman sa mga magpapaputok ngayong bagong taon, lalo na yung mga magsisindi ng paputok, ay siguraduhin na meron kayong proteksyon sa inyong mga mata. Dahil pwedeng-pwedeng mapunta sa mga mata ninyo ang mga sinisindihan niyong paputok. Ingatan din na huwag malagyan ng pulbura ng paputok ang inyong mga mata. Huwag din kayo lalapit sa mga paputok na nasindihan na. Kahit failed pa yan, dahil anytime ay pwede pa rin yan pumutok. At hanggat maaari, ay huwag na lamang kayong magpapaputok. Dahil malaki talaga ang chance at ang risk na tumama ito sa ating mga mata at makabulag. Marami ang naitatala at nakikita namin sa mga emergency room taon-taon dahil natamaan or naputukan ang mga mata nila. At pag kayo naman ay naputukan sa mata, ay dumiretso kaagad kayo sa emergency room. So in summary, ang mga first aid na pwede nyong gawin ay huwag hahawakan, huwag kukusutin, at huwag lalagyan ng pressure ang na-injured na mata. Huwag nyong itry tanggalin ang mga na-stuck na natusok sa inyong mga mata. Pag may tumalsik sa loob ng inyong mata or pumasok na nakapuwing sa inyong mata, ay i-flush ito ng malinis na tubig at saka dalhin nyo na sa pinakamalapit na emergency room. Huwag basta-basta maglalagay ng gamot sa inyong mga mata. At siguraduhin na kapag may tumalsik na kemikal or nakapuwing sa inyong mga mata, ay i-flush ito ng malinis na tubig. At syempre, dalhin na kagad sa pinakamalapit na OFTA or emergency room kapag nagawa mo na ang mga first aid na ito. Hindi masamang magsaya, mag-enjoy or mag-celebrate ngayong holiday season. Pero kailangan natin ng doble ingat para maproteksyonan ang ating mga mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung paano protektahan ang iyong mga mata ngayong holiday season. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!